What's up mga Zoy? So ngayon nakapag-vlog din tayo dahil medyo gumanda-ganda yung panahon, no? So ang iba-vlog natin ngayon ay itong ating ADB 150. So 8 months of use na po siya sa akin. So sasabihin ko yung mga maganda at hindi maganda sa kanya, no? So guys, bago ko sabihin ang mga hindi at mga gusto ko sa kanya, so ito muna po pala ang kanyang walkthrough sa motor. So sasabihin ko yung mga specs ng motor na to, na mga basic lang naman. Alam ko marami na kayo napanood, pero sasabihin ko lang yung mga basic specs ng ADB 150. So ito ang kanyang mga basic specs. Let's go! So guys, soundcheck muna natin ang ating Honda ADB. Ano ba ang kanyang tunog? So, start natin. Yan po ang kanyang tunog. Na very tahimik lang talaga, basta Honda guys. Yun po ang soundcheck ng ating Honda ADB 150. Mapapansin natin sa harapan ng motor na to, meron po siyang idling stop dito sa right. Ito po yung off niya, ito po yung idling stop on. Tapos meron po siyang hazard. Meron din po siyang starter button dito. Dito po yung kanyang front brake, na disc brake, ABS sa harapan. At makikita natin to naked, na napakaangas tignan guys. Dito naman tayo sa left, meron tayo ditong high beam. Wala po siyang passing light. Bali ito po yung high beam and low beam niya. Meron din po siya ditong busina sa gitna. At dito po ang kanyang signal, left turn, right turn, na medyo nalilito ka kung Yamaha user ka, kasi itong busina is nasa baba at itong signal light is nasa gitna, no? Tapos dito po yung kanyang disc brake sa likuran. Pag i-on po natin yung motor, ano po ba makikita natin sa kanyang panel gauge? Digital po pala ang kanyang panel gauge. Ayan po, makikita po natin ang kanyang fuel average consumption, na makikita natin na is 43.7. meron po tayong day and month and fuel gauge. Meron din po tayong time, meron po tayong speedometer kung gaano ka kabilis. Meron po siyang trip A, at meron po siya ditong fuel consumption. Ito po, hindi po siya RPM kundi siya fuel consumption, makikita po natin dyan. Tapos select po tayo ulit, meron po tayong ditong voltmeter o battery, na makikita mo kung ilan na lang yung baterya dahil ito'y walang kickstart. At magigita rin po natin ang air temperature niya is 33 Celsius. Tapos ito, pag nagbiblink to, ibig sabihin, kung hindi mo siya may start niyan, kailangan po siyang pindutin dito ng isa pa. Yun. Pag i-start mo, is hold na matagal dito sa left. Yun. Mag-start na, guys. Diba? Yun po ang kanyang feature dito sa harap. Para ma-access po ang ating fuel is ito po. Ito po yung pinaka-issue ng Honda ADB, yung dito. Sa pag-access sa kanya, ay kailangan mo munang pindutin to para bumukas. Ayan, ayaw. Ayaw makisama ng fuel. Yun. Yun yung naglulus dito. Medyo mahina yung spring niya. Tapos sa seat, ito naman, ito yung sa seat niya. Ito yung para ma-access mo yung seat. Yun, tutunog siya. Ganito po kalaki ang kanyang compartment. Hindi po kasi yung full face dito, half face lang. Tapos ang kagandahan nito is todo po siya. Kumbaga nasasagad mo. Tapos para may lock siya dito, hindi siya todo babagsak. Ayan o. Go. Hindi siya babagsak ng todo. Para may lock sa gitna, itong seat niya. Alam ko meron din ganito yung PCX guys. So yun, pag sasara mo siya, hindi siya pwedeng ganun lang. Kailangan mo nang idiin. Yun, tutunog. Ang engine type po ng ating motor is 4-stroke single overhead cam. At meron po siyang oil-cooled na po. So, 2-valve lang po ang ating motor. Tapos, disc brake po sa likuran pero non-ABS. At ang kanyang suspension is Showa sa likuran, na very goods talaga ito sa pagra-rides, na okay na okay. Na ako, subok ko na, na maganda talaga yung suspension ng Showa, pati sa harapan is Showa rin. So ang maganda lang po sa ADB is yung kanyang disc brake is dual piston, at ang kanyang ilaw po is full LED po. Yan, makita natin LED po yan, from headlight to signal light hanggang tail light. Size po pala ng gulong sa kanyang likuran is 130x70x13. At sa kanyang harapan naman guys is
110 by 80 by 14. So 14 sa harapan at 13 sa ano. Kaya makikita nyo na pag ganun yung motor, yan, para may pagka-X siya, na pagsisenter stand mo talaga, walang ka-effort ang motor na to. Sample ko ah. Kahit babae, kaya eh. Tingnan mo. Oh, di ba? Yung kagandaan. Tapos ito, adjustable ang kanyang windshield. Pwede mong ibaba. Yan. Na ito ang kanyang kagandahan. Gusto mong itaas, pihitin mo pataas. Yun. Di ba? Takpo yan na adjustable windshield ng Honda ADB. At kagandahan pa nitong kanyang panel gauge ay mayroong cup. Ibig sabihin, maganda po ito lalo sa araw. So, check naman natin yung kanyang anti-tap. So, ito yung answer back. Yan, pag nasa parking ka. Tapos, ito po yung kanyang anti-tap. So, magre-red po yan. May ilaw po na red dito. Ayan po. Makikita nyo na may nagbiblink na red dito. Ibig sabihin na activated na po ang ating anti-tap. Yun. Yun po, nag-trigger. Pag-off mo lang, sa gitna ulit. Yun po yung anti-tap niya na bonus na goods, di ba? Di ka nagagastos ng pang-alarm kasi meron na siya, di ba guys? Tapos yung iniba ko lang pala sa kanya, meron siya ditong crash guard na binili ko sa Red Moto Shield, hindi po ito sponsor, na limited edition ng ADB 150, nasa 4.8 po yata to. Tapos, tatanong nyo ako sa LTO, bawal ba to? Pwede po siya, as long as na hindi po siya nakaarang sa ating ilaw, na makikita naman natin na hindi naman po siya ganun ka OA, di ba? At binili ko rin siyang box sa likod. Ito. Na sec yun dito. Na in-spray akong alcohol. At ayun, namunuputi. Di ko alam na ganyan pala to. Kung tatanong nyo po kung papa-rage pa po to sa LTO, hindi na po. Basta ganitong box lang po kasi automatic na po dumaan to sa DTI eh. Yung mga Grab Food, Food Panda, yung mga ganun, yun yung po yung pinapa-rage. Pero ito po, hindi na po to. Pasok na po to. Dahil ito ay dumaan na sa DTI, no? Bali ang kanyang ground clearance, guys. Ito sa baba is 165 mm. Ganun po yung taas niya dito. So okay na okay, mataas talaga lalo na sa mga daan na ano talaga, 'di ba? Tapos ang timbang po ng motor nito is 126 kg. Mas mabigat pa yung binuhat ni Idlin dito na 127 kg, 'di ba? Pero siyempre mas mabigat na sa akin dahil may crash guard na at meron ng carrier. So, yun, medyo mabigat na talaga yun. Di ba guys? So, mantakin nyo yun. Mabigat pa dito yung binuhat ni Idlin Diaz. Di ba? Grabe. Salute. Solid. Tapos, ang kanyang seat height is 795 mm. Medyo mataas siya ako, 5'10 na ako. Medyo di ko ma-flatfoot yung aking paa talaga guys. Pero okay naman, di naman siya ganun ka-stress pag dinadrive mo siya. So ito ang Honda ADB 150, 8 months kong gamit. Itong model na ito is 2020. Meron siya bagong kulay ngayon. May white, ito winning red, at merong matte brown, di ba? So tatlong kulay pa lang ang Honda ADB. Ito mapapansin nyo sa akin na luma kasi hindi naka-engrave ang aking ADB 150. Ang 2021 model is naka-engrave na. Yun lang naman diferensya. Pero sa specs, features, pares pa lang naman sila. Pero mas maganda yung puti para sa akin. Kung may lumabas na puti nun, puting kukunin ko. Kasi suiting, di ba? Ano pala yung mga hindi ko nagustuhan sa Honda ADB? O, tingin kong kailangan i-improve ay ang kanyang upuan. Ito, yan. Napapansin nyo yan. Na talagang medyo hindi siya ganun kalapat. Given na leather itong magandang klase. Kaya lang, 8 months na sa akin to na pangit yung para sa akin, hindi ko type yung dito niya. Tapos yung ano pa niya, yung upuan niya, yung nadidiin siya dito. Pag medyo may karga ka, talaga mararamdaman mo yung lumulubog yung iyong upuan. At isa pa, yung kanyang upuan is hindi mo siya masasara ng ganyan. Huwag mo nang hatawin kasi ganun daw talaga ang Honda ADB. Kaya marami nagpapalit ng upuan talaga. Pero ididiin mo lang to. Yun, para mag-lock. At isa pa, itong kanyang fuel, minsan naglulusto. Yan, oh. Hindi siya nagbubukas. Ayan, nakikita natin na ang spring niya is, di ko alam kung pwede pang improve yan o ano, na pinalitan lang yung spring para mas mabilis mag-response. So, ako ginagawa ko, hold ko muna dito. Yun, para mag-play. Di ko alam kung madumi to. Pero mahina yung spring niya. Tsambahan talaga magbubukas to. Tapos minsan, ang hirap pang isara. Yun, tignan natin ha. O, di ba? Talaga swertihan lang ang pagbukas. Yun lang naman yung minimal na issue na sa makina, okay naman ako eh. Kasi
tanggap ko naman na 2 valve lang to, na yung tipid lang talaga ng gas ang hinahabol ko. So yun lang guys, yung aking walkthrough sa motor. So guys, kung sisindihan pala ang motor na to, is dapat naka green ito. Sa baba pipindutin lang to, long press para mag green. Yan. At ma-access na natin ang motor. So para ma-access, pindutin muna to. Yun. Yun, magbo-blue siya. Then turn left. Yun. Makikita na natin yung kanyang digital final gauge. So pag i-start, dapat diin yung brake dito sa kaliwa. Kung soft ang na-diin, hindi siya gagana guys. So dapat talaga naka-diin talaga ng todo dito sa left o sa rear brake natin. Sa front hindi siya ano, kumbaga dito lang siya sa left para ma-activate yung motor natin. Sa pagdadrive naman ng Honda ADB 150, 8 months kong gamit sa kanya, ay nagustuhan ko sa kanya ang kanyang gas consumption na very reliable talaga, na matipid sa gas. Talagang 43.6 ang kanyang gas, na talagang goods, di ba? At sa comfort driving naman, makikita nyo, pwede nyo i-adjust ang inyong paa, pwede nyo straight up, ayan, yung parang sa NMAX, at pwede nyo rin diretso. So nasa preference mo na lang kung anong gusto mo sa motor. Sa pag-handle naman, sa handle sa motor is hindi naman siya ganun ka-aggressive talagang. Chill ride talaga kasi adventure bike ito, na more on adventure ang tawag sa motor na to. Kasi sa speed, sumasabay siya pero hindi siya ganun talaga kalakas, di ba? Kung gusto mo talagang mabilisan, eh mag-big bike ka na. Pero sa adventure, travel, daily use, okay na okay ito. Lalo na sa tipid sa gas ng motor na to. Maswak, maswak sa iyo guys. Sa cornering guys, ay okay ding i-drive ang motor na to, dahil mahaba ang kanyang liko guys, na goods talaga. I-check naman natin ang kanyang braking system. Ang kanyang braking system sa harapan ay ABS na dalawang piston ang kanyang disc brake, at sa likod single piston na non-ABS. So first try natin sa harapan, kung may fishtail. Goods, goods na goods guys. Check naman natin sa likod kung magpipishtail siya sa likod. Check natin. Wala pa rin siyang pistail. So ibig sabihin, goods yung braking system ng Honda ADB guys, na okay, ha? Mabilis-bilis na yung takbo natin, tapos hindi siya nagpipishtail. Tingnan natin ulit ang kanyang braking system, front and back sabay. Oh, nagpishtail sa likod guys. Pinili ko ang Honda ADB di dahil sa speed, kundi dahil sa very reliable niya sa mga rough road na daan at gas consumption. Even na 2 valve lang siya, na talaga maasahan mo siya sa mga kalsadang Pinoy, na nasubukan ko na rin to sa mga rough road na daan. Yan yung nagano kami ng mga kasama kong Honda ADB Cavalier. Shout out sa inyo. Yan, yung nag-offroad gaming kami, na nasubukan ko talaga yung suspension nito, na very goods na goods. At isa pa dito ay ang kanyang, kung flood reliable ba itong motor na to, o kayang-kaya ba ang baha. Para sa akin, kinaya niya guys, na talagang sisiu sa Honda ADB, na lalo na sa lugar namin, pag uuwi ako, may tunnel kami dyan, na talaga naman pag umulan na malakas, asahan mo na talagang baha is life. So tansya ko yung baha nasa hanggang tuhod. So ADB 150 is kinaya niya. Sana lang talaga yung baha dyan ay gawa na ng paraan na talagang perwisyo sa mga motorista, di ba? Na talagang pag umulan na malakas at ang motor mo hindi mataas at ang iyong sasakyan, siguradong GG ka dyan. So game over sa'yo, kasi kung isusulong mo, titirigan ka naman, kawawa ka guys. Pero so far, itong Honda ADB nga, na nakita nyo naman na talagang sinisiw niya lang, na walang kahirap-hirap ang pagdaan dyan sa tunnel na yan. Pero syempre, ingat-ingat din, wag lusong na lusong. Tatansyahin din kung di mapapasukin ng butyo para hindi ka naman maperwisyo ng todo.
Diba guys? Pero sa Honda ADV150, 8 months na paggamit ko sa kanya, talagang gusto ko talaga sa kanya yung mga kahit anong daan pwede siya. Hindi siya mapili sa daan, matipid sa gas. Ang speed niya, bibigyan niya naman kung gusto mong ibirit, pero hindi naman ganun kalakas talaga, na talagang birang-bira kamukha ng mga ibang brand dyan. Pero para sa akin, si Honda ADV is very reliable guys, na hindi mo naman kailangan talaga mag-racing sa daan, dahil pangangamote yun guys. Maganda yung pagsunod lang sa tamang rules, speed limit, di ba? Wala naman mananalo sa inyo kung mabilisan kayo. Kaya nagustuhan ko talaga si Honda ADV150, na dati akong naka NMAX na version 1, na talagang yung NMAX is mabilis, comfort driving din, namasaan din, pero sa gas, wal-wal talaga ang NMAX. Kasi 4 valve siya, di ba? Ito 2 valve lang. Konting difference lang naman kahit 2 valve lang to, pero para sa akin, goods na goods pa rin ang motor na to. Kahit hindi pa ABS ang brake niya sa likod, dahil nga off-road gaming ang motor na to, diba? Kaya nga sa pangalan niya, ADB is adventure, hindi po advance. Minsan advance kayo mag-isip eh. ADB, yan yung kuya niya, is ex-ADB, na pinaka-pogi-pogi talaga, na sana all kung magkakaroon pa niyan. Kung mapapansin nyo rin, marami ng vlogger ang mga naka-ADB. Nandiyan si Boy P at si Motofet at si J-Cut Moto, na pinapanood ko na nag-switch sila sa Honda ADB, na maganda ang review niyo ng mga Honda ADB talaga, na hindi talaga titingnan sa 4-valve, 2-valve ang motor, kundi sa performance at kung para sa'yo ba ang motor na to. Para sa akin kasi kaya napili ko talaga tong Honda ADB ay lalo na yung kalsada sa amin, na dadaanan mo na talagang lubak-lubak, tapos may tunnel pang buset na lumulubog na nakakaperwisyo. Kaya pinili ko ang Honda ADV. At sa tipid ng gas talaga naman, solid na, na walwal mode ka na, pero yung gas consumption mo 43.7, city driving po iyon. Pag city driving lang naman natin, medyo traffic, pero pasok pa rin to guys, na goods na goods pa rin, kaya gustong gusto ko ang Honda ADV150. Sa traffic naman guys, sa pagdadrive ng motor na to ay hindi siya pagod, lalo na meron siyang idling stop. Ibig sabihin ng idling stop guys is kung saan mamamatay ang makina at pipihit mo ang iyong selenyador ay aandar. Na napakagandang feature ng motor na to, na very reliable, dahil matipid talaga sa gas yung guys, diba? Kalain mo, kung saan mamamatay ang motor mo ng 4 seconds nang hindi gumaandar ang iyong selenyador, at siguradong mamamatay ang iyong makina. Merong may mga hindi gusto dito dahil nagugulat sila, pero para sa akin, sayang yung feature na to kung di mo gagamitin, ha? Talagang ito ay binigay para sa motor na to, na talagang goods na goods. So sasample lang ko kayo kung paano mamamatay ang kanyang makina sa 4 seconds count natin. So tatabi muna ako dito at ihinto tayo, bibilang tayo kung ilang segundo. Alam ko kasi 4 seconds mamamatay na ang kanyang selenyador. So tatry natin dito, kaya ito na, tatry natin ang kung mamamatay ang ating makina. Naka-idling stop ako, check natin, full stop tayo. One, two, three. 3 seconds pala pagagas mo. O, di ba? Aandar. Yan yung benefits ng may idling stop, guys, na very goods na goods talaga, na di ba? Kung traffic, bigla siyang mamamatay at gagas mo, aandar na. Kung napansin nyo rin yung sa aking motor, is 1 bar na, pero ang layo na narating ko at hindi pa rin siya nagbudling. So para sa akin talaga itong ADV is very reliable, lalo na sa daan, ha? At kung gusto mo mag-travel, itong motor na to ay very advisable ko sa iyo, na talagang goods. So ayan, may traffic, mamamatay muna tayo dito. Ayan, patay natin. Yun. Yun, diba, nakita nyo guys, na sayang din kung gas kung hindi siya mamamatay, diba? Ayan. So kung andar ka, gas mo lang.
At ready na ang iyong silindador. Makagandahan pa sa Honda ADV guys is adjustable ang kanyang windscreen. So pwede mong itaas, pwede mong ibaba. Na para sa akin ay napakaganda ang future ng motor na to. Na sabi nga nila is overpriced daw ang Honda ADV dahil 2 bulb lang siya. Pero para sa akin ha, talagang okay naman yung price niya dahil meron na po siyang anti-theft at keyless at full LED ang motor at may ABS at ang suspension niya sa likod is Showa. 'Di ba? Talagang binigay na lahat ni Honda sa motor na 'to at may improvement siguro na may gusto talaga sa 4 bulb na motor pero para sa akin itong 2 bulb na 'to ay napakaliit lang na percent na para sa akin ha, pero kung gusto mo talaga mabilisan, eh doon ka sa big bike. At makakapag-racing ka talaga. Pero itong motor na to is Honda ADV is very reliable na sa presyo niya. Napaka-adventure ready ng motor na to. Traffic man yan, lubak na daan, baha. Diba? Nakita nyo naman sa mga dinaanan ko nung nakaraan yan yung mga video ko, talaga naman very reliable ang Honda ADV. Ito po palang daan na to ay sa may gilid ng Clark na tinatawag lang bypass road papuntang Mabalacat. So ito ay shortcut guys. Kung galing kayong SM at gusto nyo pumunta ng Mabalacat na mabilis, dito pwede. Dire-diretso lang. Pagod ba i-drive ang Honda ADV? Hindi po siya. Very relaxing po ang pagdadrive ng Honda ADV. Kahit malayuan, tagtag ang daan ay okay na okay. Dahil ang kanyang motor ay designed for adventure talaga, guys. Shoutout pala kay Sir Edmond Lopez. Sir, ingat! So, okay. Ares! Sige, Brad! So, guys, dito ko na lang pala tatapusin ang aking vlog about sa Honda ADV 150 na 8 months ko nang gamit na yung mga nasabi kong maganda at hindi maganda ay personal ko lang naman. So, kung may nasabi man po akong mali, comment na lang dyan sa section at kung may gusto pa kayong i-vlog, ipa-vlog sa akin sa next vlog natin, ay i-comment nyo lang po at marami salamat po sa mga subscriber ko na naniwala at nagtiwala sa aking munting channel na kahit na napaka tagal kong minsan mag-upload guys, maraming salamat po, ingat po kayong lahat at Ares!